Dumaranas daw ng depresyon ang anak ni Ninyo Mulak na si Sandro matapos ang dinanas umanong pang-aabuso. Nalakay sa Senado ang issue ng sexual harassment sa aktor na si Sandro Mulak na anak ni Ninyo Mulak. Ipinasapina ng Senado at NBI ang dalawang inirereklamong sangkot sa pang-aabuso umano kay Sandro Mulak. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala. Sa gitna ng kinangatsaya ng GMA Kayla, noong Hulyo 20, isang napakalungkot na insidente ang naganap na nagpatigil sa mundo ng isa sa mga pinakamamahal na pamilya sa industriya ng showbiz. Ang batang aktor na si Sandro Mulak, anak ng veteranong aktor na si Ninyo Mulak, ay umanong nakaranas daw ng sexual na pang-aabuso mula sa dalawang independent contractors ng GMA Network. Ang mga paratang na ito ay umusbong online at naging viral na nagdulot ng matinding gulat at pagkabahala sa publiko. Halika at ito pag-usapan, mga kaibigan. Ang content pala na ito ay handog sa inyo ng The Great Controversy, ang librong nakakalam ng ating hinaharap at base sa aking experience. Lalo ko pang naintindihan ang ibig sabihin ng mga binabanggit sa Daniel at Revelation at paano mo mas maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa sanlibutan at paano mo maihanda ang iyong sarili sa hinaharap. Ang Great Controversy ay hindi lamang isang libro kundi ito ay isang teleskop upang mas maintindihan mo ang binabanggit ng Biblia at makita mo ang plano ng kaaway upang sirain tayo sa hinaharap at upang makita mo rin kung paano magtatagumpay ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin sa hinaharap. Mula sa 4,900, ito ay nasa 799 na lamang at limited stocks lang talaga dahil pinag-aagawan ngayon ito sa merkado. Kaya kung interesado ka, ay click mo sa ibaba ang link para sa iyong order. Salamat kaibigan at tayo magpatuloy. Ang artista si Sandro Mulak ay formal na nagsampa ng reklamo laban sa mga independent contractors ng GMA, sina Jojo Dones at Richard Cruz. Ikapa sa Rappler, nung nakaraang linggo kumalat online ang mga paratang ng sexual na pang-abuso laban sa dalawang mataas na opisyal ng GMA. Ayon sa mga viral post, dalawang executive ng GMA umano ang nang-abuso kay Sandro Mulak, anak ng veteranong aktor na si Ninyo Mulak. Nangyari umano ang insidente pagkatapos ng GMA Gala noong Hulyo 20. At ito ang buod na kwento. Noong Huwebes, August 1, sinabi ng GMA na natanggap na nila ang formal na reklamo mula kay Sandro Mulak laban kina Jojo Nones at Richard Cruz. Ayon sa pahayag ng GMA, dahil sa seryosong kalagayan ng nasabing insidente, nagsimula na ang GMA Network ng sariling investigasyon bago pa man matanggap ang formal na reklamo. Sa paggalang sa kahilingan ni Sandro na panatilihing confidential ang investigasyon, hindi muna ilalabas ang mga detalye ng formal na investigasyon hanggang sa matapos ito. Bago pa ang pahayag na ito, unang naglabas ng tugon ang GMA Network sa social media noong Martes, Hulyo 30, may mga lumalabas sa online articles at post tungkol sa isang umanoy insidente na kinasasangkutan ng isang artist at mga independent contractors ng GMA Network. Wala pa kaming natatanggap na formal na reklamo mula sa mga di umanoy sangkot sa issue. Kung may isasampa mga reklamo, nakahanda ang network na magsagawa ng masusi at patas na investigasyon. Pinapaalalahan na namin ang publiko na seryosong tinatrato ng GMA Network ang ganitong mga bagay, ikapa nila. Ayon sa kanilang IMDb page, si Cruz ay nilalarawan bilang creative head ng maraming program ng GMA simula pa noong 2016. Habang si Nones naman ay may kredito bilang head writer o creator ng mga programa ng GMA. Naglabas naman ng pahayag si Nones at Cruz sa pamagitan ng kanilang legal na tagapayo na si Attorney Maggie Abraham Gorduque noong nakaraang Huwebes. Ayon sa abogado, labis na nalulungkot ang kanyang mga kliyente sa mga seryosong paratang na ibinato sa kanila at idinagdag na ang mga paratang na ito ay hindi sumasalamin sa tunay na mga pangyayari. Hinihiling namin ang karapatan na tumugon sa tamang forum kapag natanggap na namin ang kopya ng formal na reklamo, dagdag pa niya.
Nanawagan din si Gardoque sa publiko na igalang ang investigasyon at iwasan ang pagpupus ng mga walang batayan at mapanirang mga paratang. Noong Biyernes, Agosto, nagtungo si Sandro at ang kanyang amang si Ninyo sa opisina ng National Bureau of Investigation upang formal na magsampa ng reklamo laban kina Nones at Cruz. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, kinumpirma ng NBI na ito ay isang reklamo ng sekswal na pang-aabuso. Noong Biyernes ng gabi, nanawagan si Ninyo sa pamamagitan ng Facebook upang humingi ng suporta para sa kanilang pamilya. Sinabi niya, "Lubos nang nagdusa ang aming pamilya dahil sa aming masambit at karumaldumal ng mga gawaing ginawa sa aming anak. Hinihiling namin ang inyong mga panalangin upang matulungan kaming magtamo ng sapat na lakas at tapang upang mapagtagumpayan ang bangungot ng muling pag-alala sa mga kasuklam-suklam na gawain ng mga salarin habang hinahanap namin ang hustisya sa pamamagitan ng aming legal na sistema." Matapos ang pahayag ng GMA, nag-post si Ninyo ng isang makahulugang mensahe sa Facebook sinasabing, "Inumpisahan niyo, tatapusin ko." Ang stepmother ni Sandro, si Diane Abby Tupas, ay naglabas din ng mas mahaba at galit na pahayag. Ipinahayag ang kanilang pagkadismaya at paghahanap ng hustisya. Ito pa ang sabi ni Tupas, "We will make sure that you will pay for what you have done. We will not allow you to have another victim. We will continue the fight." At nito lamang ay emosyonal si Ninyo Mulak sa Senate Committee hearing sa kanyang pagsasalaysay ng kanyang pagkadismaya dahil sa sinapit ng kanyang anak. Ikapasarapler, ang veteranong aktor na si Ninyo Mulak ay naging emosyonal sa isang Senate hearing noong Miyerkules, August 7, habang inaalala ang reaksyon ng kanyang anak na si Sandro matapos umanong maharas ng dalawang independent contractors ng GMA Network. Nanginginig at hindi halos mahawakan ang telepono niya nung kinikwento niya ang ginawa sa kanya, sabi pa ni Ninyo sa Senate hearing. Idinagdag pa ni Ninyo na nag-aalangan pa si Sandro na magsampa ng reklamo dahil sa takot kung paano ito makakaapekto sa kanyang trabaho at kung paano tutugon ang network. Dumalo si Ninyo sa hearing bilang kinatawan ng kanyang anak na si Sandro na ayon sa kanilang legal na tagapayo ay patuloy na naapektuhan ng insidente. Ayon sa isang kinatawan mula sa National Bureau of Investigation, pinayuhan si Sandro na umiwas muna sa social media at limitahan ang kanyang pampublikong pagpapakita. Noong August 1, naglabas ng pahayag ang GMA Network na nakatanggap na sila ng formal na reklamo mula kay Sandro laban kina Jojo Nones at Richard Cruz. Sa hearing, binigyang diin ni Ninyo na hindi nila isinasangkot ang GMA Network sa kanilang reklamo dahil nakatuon lamang sila sa dalawang sinasabing salarin. Ayon kay Ninyo, siya ay nagkaroon ng koneksyon sa isa sa mga pinaparatangan na si Jojo Nones na head writer ng TV series na Walang Matigas na Mister sa Matinik na Misis noong 2023 na kanyang pinagbitahan. "Sobrang galang ko sa kanya. Kapag may mga events kami, ako pa lumalapit sa kanya. Hindi ko matanggap ang ginawa niya sa anak ko. Sobrang sama ng loob ko talaga kay Jojo Nones," sabi pa niya. "Kung nagawa nila ito sa pamilya na may pundasyon na sa industriyang ito, paano pa sa iba?" Dagdag pa ni Ninyo. Sa Senate hearing, sinabi ni Attorney Ana Teresa Gozon Valdez, Senior Vice President ng GMA, na magsasagawa sila ng patas at masusing investigasyon at magpapatupad ng nararapat ng mga parusa kung kinakailangan. Sinabi rin ni Valdez na kahit nangyari ang insidente, sa labas ng opisyal na aktibidad ng kumpanya, iimbestigan pa rin nila ang kaso dahil ang tatlong sangkot ay nasa ilalim ng kontrata ng GMA. Inihayag ni Valdez na nagbigay ng counseling services ang network kay Sandro at nag-issue ng preemptive suspension orders kina Nones at Cruz nang lumabas ang balita. Sinabi rin niya na hindi sila malayang maglabas ng anuman dahil sa kahilingan ng kampo ni Mulak para sa extreme confidentiality at para sa kapakanan ni Sandro. Ang Senate hearing ay pinangunahan ni Senator Robin Padilla na sinabi na iimbestigahan din ng Senate Committee on Public Information and Mass Media ang insidente ng sexual harassment. Sa hearing, iminungkahi ni Senator Jingo Estrada na maglabas ng subpoena para kina Nones at Cruz upang mapilitan silang dumalo sa mga susunod na hearing.
na sinang-ayunan naman ni Senator Bong Revilla at ng panel chair na si Senator Padilla. Ang hearing ay tinawag upang talakayin ang mga pulisiya ng mga television network at artist management agencies kaugnay ng mga reklamo ng pang-aabuso at harassment. Ang kwento ni Sandro Mulac at ang kanyang pamilya ay hindi lamang kwento ng personal lalaban para sa hustisya, kundi isa ring pagkakataon upang masalamin natin ang kahalagahan ng pananampalataya, pagtitiwala at paglaban sa tamang paraan ayon sa gabay ng ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng matinding pagsubok, ipinapakita ng pamilyang ito ang tibay ng loob at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na siyang magdadala ng hustisya at kapayapaan. Isa sa mga pinakamahalagang aral na matututunan natin mula sa karanasan ng pamilyang Mulac ay ang pagtitiwala sa plano ng ating Panginoong Diyos. Sa harap ng matinding pagsubok at kawalan ng kasiguraduhan, ang ating pananampalataya ang magbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang hamon. Sa Kawikaan 3 verse 5 to 6, sinasabi, "Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas." Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng ating mga iniisip at plano, ang plano ng Diyos ang siyang pinakamainam para sa atin. Madalas nating itanong sa ating sarili, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Subalit sa halip na tanungin ang ating Panginoong Diyos, tayo ay tinatawag na magtiwala sa kanyang kalooban. Sa Santiago 1 verses 1 to 3, sinabi ni Apostol Santiago, "Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagsubok na ito ay hindi upang wasakin tayo, kundi upang patatagin ang ating pananampalataya at hihanda tayo para sa mga mas dakilang bagay na inilaan ng Diyos." Ang laban ng pamilya Mulac para sa hustisya ay isang bagay na maaring maraming pamilya ang makaka-relate. Ang kanilang lakas ng loob na humarap sa kawalan ng katarungan ay isang magandang halimbawa ng pagsunod sa tawag ng ating Panginoong Diyos na manindigan sa tama. Ayon sa Mika 6 verse 8, "Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon, kundi gumawa ng katarungan at ibigin ang kagandahang loob at lumakad ng may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos." Ang paghangad ng katarungan ay isang bagay na inihahayag ng Diyos at sa pamagitan ng kanyang gabay, maaari tayong magtagumpay sa tamang paraan. Sa gitna ng kanilang pagkikibaka, ang pamilya Mulac ay umaasa sa kapayapaan na nagmumula lamang sa ating Panginoong Diyos. Ayon sa Filipos 4 verse 6 to 7, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat, ay ipahayag ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao ang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus." Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang natin, kaibigan, sa pamagitan ng paglapit natin sa ating Panginoong Diyos at pagtitiwala sa Kanya. Ang laban para sa hustisya ay hindi lamang laban ng isang tao o pamilya. Ito ay laban ng buong komunidad. Ang pagkakaisa ng pamilyang Mulac at ng kanilang mga kaibigan ay isang inspirasyon na ipaglaban ang tama at ipakita ang pagmamahal sa kapwa. Sa Hebrew 10 verse 24, sinabi, "At ating isaalang-alang kung paano natin mapupukaw ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa." Ang talatang ito ay nagpapaalala na ang bawat isa sa atin ay may papel sa pagpapalaganap ng katarungan at pagmamahal. Sa bawat hamon at pagsubok nating kinakaharap, tayo ay tinatawag na magtiwala sa ating Panginoong Diyos, manindigan sa tama at ipaglaban ang katarungan, kaibigan. Ang kwento ng pamilyang Mulac ay isang paalala na kahit gaano kahirap ang ating pinagdaraanan, ang ating Panginoong Diyos ay palaging naroroon upang gabayan tayo, bigyan tayo ng lakas at dalhin tayo sa tagumpay. Sa pamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, makakamtan natin ang hustisya at kapayapaan na ating hinahangad. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat na nasa langit,
Nagpapasalamat po kami sa iyong patuloy na gabay at pagmamahal sa amin. Sa gitna ng aming mga pagsubok, hinihiling namin na palakasin mo ang aming pananampalataya at bigyan niyo po kami ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Tulungan niyo po kami na maging matatag sa aming laban para sa buhay na ito at katarungan. At gayon din, tulungan po kami na magpatuloy na magtiwala sa iyong mga plano. Inaalay po namin ang lahat ng aming ginagawa, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoon at pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Isang magandang balita. Ang content pala na ito ay handog sa inyo ng The Great Controversy, ang librong nakakaalam ng ating hinaharap. At base sa aking experience, lalo ko pang naintindihan ang ibig sabihin ng mga binabanggit sa Daniel at Revelation at paano mo mas maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa sanlibutan at paano mo maihanda ang iyong sarili sa hinaharap. Ang Great Controversy ay hindi lamang isang libro, kundi ito ay isang telescope upang mas maintindihan mo ang binabanggit ng Biblia at makita mo ang plano ng kaaway upang sirain tayo sa hinaharap at upang makita mo rin kung paano magtatagumpay ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin sa hinaharap. Mula sa 4,900, ito ay nasa 799 na lamang at limited stocks lang talaga dahil pinag-aagawan ngayon ito sa merkado. Kaya kung interesado ka, ay click mo sa ibaba ang link para sa iyong order. Salamat kaibigan at tayo magpatuloy.